pakiramdam ko. Nung bata ako, buhay. Hanggang saan ang kayang gawin ng ina para sa kanyang anak? Alam mo, anak, matapang ka. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Hanggang saan ang kaya niyong liparin para sa pangarap? Tandaan mo, Ton, pag nakarating ka sa isla ng mga alitap-tap, matutupad ang hiling mo. At hanggang saan ang kaya niyong abutin para hanapin ang isang pambihirang lugar? Hinanap ko yung isla. Pasko, mamamangha sa magagandang lugar sa Pilipinas. At sa kwentong kukurot sa inyong puso. Anton! Taka lang pa! Anton! Bilis! Sorry, Nay. Di pa rin ako matapang. Hatid ng GMA Pictures at GMA Public Affairs, sabay-sabay nating hanapin ang isla ng mga alitap-tap. Ito ang pelikulang Firefly. Pinagbibidahan ito ni na Alessandra De Rossi at Kapuso Child star Yuan Mikael. Mahanap natin, Nay. Oo naman, tayong dalawa pa ba? First time ko lang po dun sa mga lugar na yon. Especially po sa mount na yon. Ang ganda po pala sa personal. Ang dapat niyo pong abangan sa isla ng alitap-tap ay ang isa-isa nilang paglabas. Kaya kapag pinanood nyo ang Firefly, dadaling kayo sa kakaibang mundo. Kaya ngayong Pasko, isama na sa inyong listahan ng gala ang panonood ng Firefly. Pero, alam nyo bang sa Pilipinas, totoong may isla ng mga alitap-tap? Sa Bicol Region, sa probinsya ng Sorsogon, hindi dapat palagpasin ang Firefly watching, lalo na't pugad ng alitap-tap ang mga mangrove at ilog dito. Kung namangha na kayo sa ilaw ng mga alitap-tap, paano pa kaya sa kakaibang liwanag na hatid naman ng Fountain of Light na ito? Yan ang dadayuhin ng Kapuso singer na si Liana Castillo sa kanyang last minute gala. Oh my God, ang ganda guys! At kasama pa siyempre si Think. Saan kaya si Think? Nung oras na oh. Pasok na lang kayo muna ako. Ayun! Nauna pa pala sa loob ng van si Think. Naku, nandito ko na pala, Think! Hello, Think! Naku, saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo sa Laguna, kung saan mayroon daw makulay at maliwanag na atraksyon. Walang kukurap dahil dito sa Laguna, kumikinang ang Kapaskuhan dahil sa bago nilang pasyalan. Ready ka na ba, Ate Liana? In 3, 2, 1, let the light show begin! Yay! Ang Fountain of Light. Ang mga turista, busog na busog ang mga mata. Magical talaga mga kaahak. Alam niyo po ba na ang nakikita po nating attraction na po yan ay natatawag pong water projection art. Video mapping ang tawag sa technique na ginagamit dito sa Fountain of Light, kung saan inilalapat ang video sa surface ng isang bagay. Sa kaso ng Fountain of Light, sa tubig mapapanood ang amazing video. Oh my God, ang ganda guys! Napakagandang experience. Parang first time ko makakita ng gantong kagandang pagkakagawa. Yes naman, sobrang worth it. Every year po kami nag-vicious po dito. Parang binalik kayo sa pagkabata sa kada 8 minuto na light show. Nakaka-wow, nakaka-aha. And
Super magical po yung experience. Kung low budget po kayo at saka malapit lang po, talagang mas maganda po ang pumunta na lang po kayo dito sa Novali. Pero kung akala nyo ay tapos na ang gala, nagkakamali kayo. Dahil ngayong Pasko, walang tulugan! Dito sa Paranaque, only fun ang kasiyahan at mapapalaban kayo sa puyatan sa 24/7 arcade na ito. Ito ang number 9 Animation City. Ginawa namin 24/7 itong number 9 Animation City dahil gusto namin idalhin dito yung kagaya sa ibang bansa na merong traditional na 24/7. Since yung mga kabataan din ngayon is parang meron na silang mga night out, ganon. Idilat din ang inyong mga mata para manalo ng premyo sa mga claw machine. Alam niyo ba ang disenyo ng claw machine ay hango sa steam shovel na ginamit sa panguhukay ng Panama Canal noong 19th century? Dahil nahuli nito ang puso ng mga tao, naimbento ang claw machine. Ngunit kung totoong pampagising ang hanap niyo, bakit hindi nisubukan ang mga 9D virtual reality or VR ride? Sa VR Drop Tower, para nilang kayong nasa totoong amusement park. Kung first time mo ma-experience tong ride na to, talaga namang madadama mo ano yung pinapadama ng ride. Yung mga hangin, sa pagpababa, mararamdaman mo rin. Out of this world fun ang hatid ng VR Magic UFO. Sobrang saya kasi first time ko nag-VR, so feels like real talaga. Gumagamit ng 360-degree na virtual reality headset ang mga VR ride na to. Kaya naman parang dinadalaro kayo sa ibang mundo. Gumagana ang virtual reality headset dahil sa tinatawag na stereopsis. Ito ang ating abilidad na makabuo ng three-dimensional image na para bang nalinin lang ang ating mga mata. Walong araw na lang at Pasko na! Pero mga bagong pasyalan, patuloy pa rin parang mga kabuting nagsusulputan. Kaya, yayain ang buong pamilya, barkada at buong barangay! At mag last minute gala na! Aha!